Ito sir, dalawang susito, original. Pagbukas ng tangke, ito. Ayan. Pagsarado. Pagsarado, ito. Push lang, tas tanggal. Ito, start natin. Ayan. Tapusin muna natin tong load niya bago natin start. Naka-engine off pa siya. Dapat i-on natin. Ito, wala tong power kung nasa taas. Dapat nasa baba ito. Tapos, start natin. Yan. Try natin yung signal light. Yan. Right side. Tapos yung left side. Left side. Tapos yung headlight niya. Ito yung high and low. Yan. High and low. Passing. Busina. Yan. High lagi. Ito na lilipat. High and low. Ito yung passing. Yan. Pag ito, high lang lagi siya. Naka-steady. Brake light, try natin. Natin yung brake light sa likod. And working naman yung harapan na preno. Working. Okay, nakikita sa panel niya dito sa taas. Yung RPM tsaka speed. Tapos dito yung nakalagay ABS, yung neutral. Ito yung RPM. Hanggang 6,000 RPM lang muna tayo, sir. For braking period. Tapos dito yung fuel capacity. Tapos dito sa baba, may nakalagay na siya yung gear indicator. Try natin. Ayan. First gear, second gear, third gear, fourth gear, sixth gear. Ayan. Tapos ibabalik, try natin. 6-speed siya, 1 down, 5 up. Tapos balik na sa neutral. Tapos nakita dito yung oras. Ayan. 12:45. Kung papalitan, ito yung mode niya. Yan, auto. Yan, 2 kilometers. Tapos dito nakikita yung trip A. Nare-reset yan. Hold mo lang matagal tong S nandito. Yung dating version 1, dito nakalagay yung pindutan. Ito dito naman sa baba na. Kung papalitan ng oras, hold mo lang matagal to. Dapat nasa trip 1 tayo. Tapos dalawang ano, push button. Yan. Nagbiblink na siya. Tapos time check muna natin. AM siya, dapat nasa PM siya. 6 na ngayon. Ano oras na? Oo, ano oras na? Time check, 6:30 PM. Tapos hold natin matagal. Itong dalawa ulit. Ayan. Okay na siya. Hintayin natin sir kung gumagana yung radiator pan. Bale, dual exhaust na to. Tsaka maangas na yung tunog kasi dock na yung makina niya. Tapos may crash guard pa rin siya. Inverted telescopic. Silver po yung tube niya sa unahan. Kung gold so, sana mas maganda. Tapos yung headlight niya, LED. Tapos yung signal light, LED na rin. Sa likod naman, tail light niya, LED. Signal light, sa likod, LED rin. Tapos yung sa plate is LED rin. Sa harap na PSI, sir, 29 yung harap, 32 yung likod. Kahit may angkas is 32 pa rin yung likod. Size ng gulong, 17 inches. 150 by 60. 17 inches. Sa harapan, 110 by 70. 17 inches. Ito, nilalagay pa rin ang coolant. Nasa max level naman yung coolant system niya, sir. Tapos dito nakikita yung oil. Yan. Tapos brake fluid sa likod. Tapos kunahan din, brake fluid. Tapos yung side mirror ito, iba na. Yan. Eh, gumagalaw pa. Ihigpitan pa natin. Iba na yung side mirror niya. Angas na ng Dominar 400. SRP na ito, 195,000. Sound check natin itong Dominar 400 bago lumabas si client. For braking period sir, hanggang 6,000 RPM lang tayo. Hanggang 1,000 auto. Pag naka 1,000 na tayo, tapos sabay change oil, pwede na tayo sa 8,000 RPM. Pero for the meantime,
6,000 RPM na tayo. Any speed, walang problema, sir. Dapat na naka 1,000 odo muna tayo bago tayo magtaas ng RPM. Pag na namatay na yung fan, radiator fan, sir, pwede na natin patayin. Huwag mo munang papatay yung makina habang nakaboss yung fan. Hintayin mo natin matapos bago natin patayin. Yan, sir. Nagboss na yung fan. Yan. Hintayin natin matapos bago mo patayin. Yan. Yan, sir. Wala tayong narinig. Pwede na natin patayin. Yan. Yun yung proper. Pag bubukas na yung compartment, pipihit lang dito o yung upuan. Saddle bag, yan, nakabang sa para sa saddle bag, yan, dalawa. Tapos ito yung dito yung tools, sir, nakatalagay. Meron na din siya dito, tank pad, yan, para sa, para hindi magasgasan. Tapos 13 liters capacity, gas capacity, sir. Okay, meron tayong release today na Dominar 400, SRP nito 195,000, single cylinder, dock, kaya mas okay to. Tsaka may gear indicator na to, ABS front and back. Tubeless na rin yung gulong, harap at likod, tas dual muffler siya. Yan, dual exhaust. Kaya yung sound check natin, masyadong mas okay siya yung tunog niya ngayon.